Hello mga bagayto, nandito naman tayo, mag-vlog tayo, mag-video kasi meron tayong mga balita na maganda. So magpapasalamat muna tayo dun sa ating mga mambabatas na si Sir Senador Rapi Tulpo at saka kay Sir Senador Ruben Padilla, yung mga idol natin dyan sa Senado. So maraming salamat sa inyo sir sa pag-support sa aming mga sepirers na hindi na talaga pwedeng ibalik yung MLC. Dahil sa MLC na yan, sa umpisa pa lang, sa panahon namin, hindi ka makapag-exam kung wala kang MLC. So kukuha ka muna ng MLC, babay ka muna ng 25,000 noon ba yun o 30,000. So kailangan mag-training ka muna ng MLC bago ka mag-exam ng management. So anuin mo yung MLC na kumuha ka ng tatlong buwan mong pinag-aralan, pinag-trainingan yung MLC, tapos hindi ka pumasa sa exam. Yun ang ano nila dati dyan. So mahirap yun na ginawa nila sa mga sepirers. Paano na lang kung hindi ka makapasa? So ang maganda sana doon, nareklamo ng mga sepirers ng mga kabaro, kukuha ka muna ng exam, pag pumasa ka, saka kukuha ng MLC. Yun sana, pero pinipers nila yung mga sepirers dati nang walang magawa, eh gustong maghanap buhay. So kailangan talaga kumuha muna ng MLC bago ka mag-take ng board exam. Ang tanong, kung makapasa ka, anuhin mo yung MLC? Yan ang tanong namin doon, mga idol, yung kapanahon na namin. Pero after 5 years na nag-expire yung MLC ko, so bumalik naman ako sa training center, kumuha naman ako ng MLC. Another pera na naman yung ginastos, another days na naman. Kasi kailangan mo ng i-refresh, i-training mo naman. Yun ang mahirap sa aming mga superiors na nakuha mo na yung training certificate na yan, tapos kukuha ka ulit para mag-training. So hindi maganda sa amin yung ganyang klaseng plataforma. Winala na yan, tapos gustong ibalik. So napapasalamat tayo kay Senador Rapi Tulpo at saka kay Senador Ruben Padilla na pinaglaban kami mga superiors na hindi na talaga pwedeng ibalik yung MLC. Ganun pa rin yung turo nila, yung una kong nag-MLC ako, ganun pa rin yung turo nila, yung mga simulator. Yan, doon sa, wala naman ako nasak yung barko na may simulator. So, pati sa deck, yung mga manibrada nila, sa mga deck officer, pabalik-balik lang naman yung lecture din nila. So, ang nakaiba lang doon, yung certificate. So, mag-aral ka doon, papanoorin ka lang ng video, 2 oras, tapos, kunting blablabla, mabalik-balik lang yung lecture nila doon. So, wala kaming natutunan kasi yung lecture nila, ganun pa rin. Wala silang upgrade na curing. Kaming mga nag-acto na dito, na onboard, actual namin tinatrabaho yung mga problema dito sa barko, anong mga trabaho dito sa mga machinery, anong mga trabaho sa mga official, actual na namin ginagawa dito sa barko. Kaya hindi na namin kailangan mag-refresh ng MLC yung mga simulator na yan. Dahil ginagawa na namin dito, actual. So, doon sa mga agency, kasi yung mga palis ng mga seaman na kagaya namin na bawal na sa barko, mag-onboard, mas maganda pa yung in-house training. Kasi nare-refresh kami doon, tapos wala kaming bayad, company pay na ang nag-provide sa amin noon para lang ma-refresh kami. Wala akong against noon sa mga agency na nag-in-house training kasi para ka ma-refresh. Pero yung mga training center na yan, kagaya ng mga certificate, mga advanced firefighting, mga BTOC, mga refresh ng mga certificate na yan, dapat wala na yung mga ganyan, mga PCRB, mga rescue boat, dapat wala na yan. Kasi ginagawa namin yan dito sa barko, pag onboard ka. Every week, nag-drill kami ng mga
abandoned ship, ano mga tire deal dito, mga air pollution, mga pollution. So, nag-deal kami dito sa isang buwan, apat na bisis. Kaya hindi na namin kailangan yung mga refresh training sa mga training certificate namin. Yun ang pinag-inakit ng mga marino kasi bawat uwi may mga training certificate na naman i-upgrade kasi kailangan mo pumunta ng training center dahil expire na. So, hindi na dapat kailangan yun. Yung mag-training sa mga ganyang klase mga certificate, yung hindi pa nakasakay, kaumpisa pa lang mag-overseas, yun dapat ang kuha. Pero yung mga active na sumasakay, dapat hindi na kukuha ng mga training certificate yun. Kaya ng mga BT na yan, mga, ang dami yan silang pa-repress-repress ng mga training. So, ginagatasan yung mga seafarers ng mga OFW. So, walang problema yung MLC sa mga bagong pasa na management, kukuha sila ng MLC. Walang problema yan. Pero pag once na nakakuha na sila ng MLC, hindi na dapat kami babalik pa doon sa training center para i-upgrade na naman niya yung certificate namin sa MLC at saka OLC. At saka meron pa rin akong nakuhang OLC certificate noon na bayad ako ng mga 25,000 parang isang buwan kalahati ko pinakaral. Hindi ko nagamit sa barko yung OLC na yan. Yan ang sinasabi ni President Duterte noon na ibalik yung pera ng mga seaman dahil niloloko nyo lang yung mga seaman. Dahil yung certificate ng OLC, walang gamit talaga yun. So maraming mga kababayan natin na mga seafarers, kabaro natin na kumuha ng OLC na hindi naman nagamit. So, magpasalamat tayo doon sa ating mga mambabata, si Idol Rubin Padilla. Sir, maraming salamat sa inyong paglaban sa amin, mga si Perez, at saka kay Sir Idol Rapi Tulpo. Maraming salamat sa inyo, Sir. Sana hindi na yung mabalik yung MLC na yan. Kasi winala na yan ni Sir Empirad noon, yung dating admin dyan sa Marina Awila, tapos ngayon gusto mo ibalik nila. So maraming salamat kay Idol Rapi Tulpo at saka kay Idol Rubin Padilla. Magandang balita ito sa aming mga seafarers na OFW.